Ng isang malusog na baby boy si presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte ang palayaw ng bagong apo ni Digong si Stonefish, nakatutok si Jun Generasyon. Halos kapapanganak pa lang ni Davao City Mayor Sara Duterte, mag-aalauna kaninang tanghali nang kunan ang litrato kasama ang kanyang baby boy. 2.42 kilos o 5.3 pounds si baby at ipinanganak sa pamamagitan ng cesarean section. Ang kanyang palayaw, Stonefish. Lahat daw ng mga anak ni Mayor Sara may palayaw na hango sa mga sea creatures. Ang 7 taong gulang na pangalin ng Mayora, si Sharky. Ang sumunod, si Stingray, 3 taong gulang. Ang kakaibang pangalan ng kanilang mga anak dahil daw sa napanood nilang animated movie tungkol sa mga isda nung unang date ni Inday Sara at kanyang kabiyak na si Attorney Man Scarpio. Sa post nga ng kanyang mister, nagpapasalamat silang mag-asawa sa biyaya sa kanila ng Diyos. Maayos naman daw ang lagay ni Mayor Sara matapos ang cesarean operation. Ito na ang 2 beses na na-CS ang alkalde. August 2016, nang inanunsyo ni Mayor Sara na buntis siya sa triplets. Pero noong Setyembre, ilang araw matapos ang pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City, malungkot na ibinilita ng alkalde. I lost my identical twins. Kaya nag-complete bed rest siya sa loob ng 5 buwan. Ikinatuwa ni Pangulong Duterte ang pagkapanganak sa kanyang bagong apong si Stonefish. Dahil kay Stonefish ay lalo raw tumibay ang paninindigan ng Pangulo na gawing ligtas mula sa droga at mga karumal-dumal na krimen ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. I'm sibling leak, sir. I want to go home now. Galing dito, uwi na ako. Sir, when are you gonna see your apo? Dito na ako sa hospital. Ngayon, sir, sir, sir. Lucky. Ay, salam. Stonefish daw, sir, yung pangalan. Ayun ko, bakit gano'n si Inday ang... Tuwang-tuwa ang mga Dabawenyo sa magandang balita ng panganganak ni Mayor Sara. Well, congratulations po. Natutuwa at medyo nalulungkot din kasi di ba sana triplets yun. Jun Federasyon nakatutok, 24 oras. Isinilang na ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang kanyang healthy baby boy. Ang sanggol na pinangalan ng Stonefish ay tumimbang na 2.42 kilos o 5.3 pounds. Ayon sa asawa ni Mayor Inday na si Attorney Manases Carpio, stable at generally fine ang lagay ni Mayor Inday. Nanganak si Mayor Inday Sara kaninang 12:56 ng tanghali via cesarean section. Samantala, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang kina Davao City Mayor Inday Sara at Attorney Carpio. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ikinatuwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdating ng pinakabago nitong apo. I'm sibling leak, sir. I want to go home now. Galing dito, uwi na ako. Sir, when are you gonna see your apo? Dito na ako, sa hospital. Ngayon, sir? Ngayon na, sir? Lalaki. Ay, salam. Stonefish daw, sir, yung pangalan. Ayun ko, bakit gano'n si Inday ang... sana ipagbili man daw niya sa akin. Ano yung pagbili? Ganun ang practice doon sa... Let's say, practice eh. Sir, kasi competing yan in-law si kanila. Kaya mabili nila bidding na kanilang ancestor. Kapag manalo, yung mga pangalan ng ancestor na pumili. Amot langit ang saya ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Isinilang na kasi ang kanyang bagong apo. Ipinanganak ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang 3 anak na si Marco Digong. Ang nickname ng bata, Stonefish. Agad na dinalaw ni Lolo Digong ang kanyang cute na apo. Ayon sa kanya, mahilig talaga magbigay ng kakaibang palayaw si Inday. Sa katunayan, Sharky at Stingray ang nickname ng 2 pa nitong anak. Tuloy ako sa ospital kasi ang pangalan daw, Marco Digong. Ganon talaga si Inday. Ganon niya, Stingray ang mga. Ito ang palayaw daw Stonefish. Kawa naman ng bata. Ganon talaga. Bata man niya si Inday. Tuwang-tuwa rin ang netizen sa bagong biyaya sa pamilyang Duterte. Ayon kay Neri Lagunas, may pagkakawig ang mukha ni Stonefish kay Digong.
Sabi naman ni Virginia Shima, pagdating ng araw, may kapalit na si General Bato, si General Stonefish o isda sa bato. Si Marivic Adizas naman, napansin ang kakaibang saya sa mukha ng Pangulo. Halata raw na mahal nito ang bagong apo. Banat naman ni Stemar Mareto, next time talakitok, labahita o tilapia na ang ipangalan ni Inday Sara sa anak. Also making waves online is the birth of President Duterte's grandson, Meet Stonefish. Yes, you heard it right. That is the nickname of the newborn son of Davao City Mayor Inday Sara Duterte with husband, lawyer Manasses Carpio. Duterte delivered via cesarean section yesterday afternoon. Stonefish is the surviving child from the mayor's triplets after having a miscarriage last September. Her 7-year-old daughter and 3-year-old son are nicknamed Sharky and Stingray. Violate, wala tayong magawa. Pero pag tayo nang violate, they can threaten us with everywhere and anywhere and in with anything. They will cut off the quota or whatever, yung assistance. Kaya doon ako nagalit sa Amerikano. Every time that they attack me or criticize me, they'd always say, we will withhold your assistance and Sabi ko, putang ina ka, para ka namang tingin mo sa amin patay gutom, letse ka. Kaya ka Obama, letse ka. Hindi kami patay gutom, ha. Kunin mo yung aid mo na yan. Sabi man ng Russia, we will have everything you need. Just come here. So I'm going there with Lakto, May 25. Maganda rin yung mga Russian. Ayun lang man ang puntahan mo. Usap kami ni Putin. But anyway, I'm taking much of your time. I have to fly home because my daughter, the mayor of Davao, gave birth to tatlo yun eh. Nahulog man ang ano. So it's where I'm really excited to go home. I'll be flying home directly. Tuloy ako sa ospital. Kasi ang pangalan daw, Marco Digong. Ganun talaga si Inday. Ganun niya, Stingray ang mga. Ito ang palayaw daw, Stonefish. Kawan mo ng bata. Ganun talaga. Ano mo, bata mo niya si Inday. Magbista yan sila. Magbista kayo, no? I'm happy, so I have to just remember that my daughter gave birth to me. So, salamat naman sa Diyos. Tatlo yun eh, tapos nakunan nyo eh. Ito ang, di ba dalawang twins ang iyo? Apat na siya. Dalawang twins. Oh. So, apat ka agad. Remember his family, yung ano niya, ang family ano niya ba? Genealogy, Laktaw. Kaya kung gusto ninyo ng maraming anak, isang tirada lang, lima yun. Ngarap ko na Laktaw. So, I'd like to thank the chamber for giving me this opportunity to be with you tonight. And I hope you've learned something from me, or at least I was able to clarify. You must know kaya what is in my heart. Pag wala kasi, wala, hindi ako makilala. At saka yung importante talaga sa akin yung bayan. Importante talaga. You create monsters in my country. Killers, rapists. No? Ito yung mga pare. Sige lang, ang ayaw ko yung melodramatic ano nila. Yung mga mahirap, mamatay. Putang yan. Pare, pagpanganak ni mo, bayad ka simbahan ng yawa. Pagpakasal ka, mag-pre-kana pa, ang mga lecturers ba, mga bahubak ba,
purut-purut ang laway, di pagyod ka mao. Di pagkamao mo, may grammar in English. Unyag mamatay ka, bayad ka lang. Kaya po, saan yung Katoliko eh? Unya, og Sunday, dahil uni mo patay, kasamaan ka sa pare, dili mo bindita ang pare og Domingo. So pagka Lunes, yung pader, ang balsamas yun, ani, duwara na makaadlaw, ah, dili! So pagkaugma, dahil uni mo, Lunes, pagsulod sa patay, baho na. Masuko na po ng parang buwang. Pangano kita naman eh, mong baho naman eh. Okay. Kaya di ba mo binditag Domingo? Kamu nga Katoliko, sige lang tagbayad ang nangyawa. Pira-pira pala dito itong buhay na ito, sa gobyerno. Kamu po diha, sige kulikta, sige kulikta. Napag-iikaduha ka kulikta, second round. Patya na pare. Kinang may ano ka, may tagatawi-tawi to eh. Tawusog to. Yung altar, secrets of the altar. Kasi si Tatad, maliit niya to. But it was actually written by R.S. Rupot. With the introduction from Marites Bitog, journalist. Nandito. Yan si Bakani, of course, is very vocal, pati si Tatad. Opus G si Tatad eh. It starts with, Pidup. Si Bakani dito. Altar of Secrets. Tagal na to. Basahin ninyo. Now, if you continue to be a Catholic when I come back here someday, and you think that I was unfair in my comments, you tell me, I will resign as president.